Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel, Stock Play. At muli po tayong mag-update ng mga top trending stocks, ano? Ayan, sa PSE. Of course, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong uploads natin. So, let's start. First video, tapos mamaya meron tayong second video, guys. Second video natin, then typical lang, ano? Ayan, tapos kapon ay wala tayong ano na-upload kasi maraming tao dito sa bahay. Maingay. Ayan, so first of all, ayan, pagka-check natin ano, July 22 right now. So medyo nag-rally to, guys. Ayan, at medyo umuulan na rin. So, nung last week, medyo super taas ng spike eh, no? Ayan, no? So, nag-retest sa may 200 pero hindi na sustain. Ayan, no? So, ngayon, nandito sa may, ano? Ayan, sa may green box natin. So, sa tingin ko, much better kung silipin natin sa daily chart. Ayan, no? Since mahaba yung week dito eh. So, no first day nung ano guys, nung pismong rally, eh, nag-breakout ka agad dun sa may 200, no? Then, nung second day, so, nag-rally ulit pero hindi na-sustain kaya naging weak to. Yung part na yan. Then, dito na lang naglaro, guys. Ayan. So, yung opening andito sa taas and yung closing andito malapit sa may support. Then, yung ano, nung third day, guys. Ayun. So, isa pang ano to, no? Isang bearish candlestick. And, kung titignan natin, yung last candlestick niya sa, ano, sa daily chart. So, today ito. Ayan. Of course, medyo bumalik. Nag-comeback, guys. Ano? Tapos, nag-retest pa nga dun sa may resistance. 4.6 somewhere here sa may green box. No? And of course, yung close, andito lang sa may support. Ayan, kasi, possible flip. Ayan, pero tignan pa rin natin since wala pa naman tayong retest dito sa 200 day moving average. Ayan, no? So, we still tingnan natin guys kung anong mangyayari for this one, no? For PXP. So, sa ngayon kasi nasa taas ng 200. Ayan, no? Kaya medyo goods. Medyo lang naman. Ayan. So, next one is JGS. Check natin to. Same pa din. So, alas doji candlestick dito. Since naka-weekly, yung ating chart, hindi pa close yan. Medyo nasa mid siya, no? Bakit mid? Because, kung titingnan natin yung candlestick dito sa weekly, so, in between siya sa may resistance and support natin. Ayan. Pero overall, yung kanyang mismong ano chart structure guys still bearish to. So bakit natin nasabing bearish? Because of this, ayan o, lower highs right, and of course lower lows, lower low, lower low, lower low. Ayan. So speaking of, even kung yung price is mag-retest dito at hindi nag-breakout, of course, still bearish pa rin yan. No? So, supposed to be, magiging ano to, maayos yung chart pagka nakapanik sa may 30. So, dito guys, yung kailangan nating ma-hit, no? For JGS. Eh, right na, wala pa eh. Baka medyo malayo pa to. No? Ayan. Then, yung next, Bloom. Okay, for Bloom,
Ito. So, for bloom, guys, check lang natin sa glit 22. Okay. Sa weekly, may parehas ng oversold. So, i-check natin dito this time sa mismong chart, no? Okay, so still, this one is sideways, of course. So, bakit? Because of this. Okay, tapos bounce, laglag, tapos bounce. Okay, so same pattern lang eh. Yun ang nangyayari, no? And sa last part nung mismong chart na to for bloom, eh meron tayong na-observe na bearish pattern. So ano yun? Ito guys. Okay, possible. Double top. Tapos ito yung kanyang neckline. So it means, eh pwede pa nga itong malaglag dito guys. May trend line natin. Ayan. Pwede mag-retest dun, ano? And in terms naman dun sa may mismong pattern, of course yung target niyan yung height. So sukatin na natin. Tapos may pagkakainanek. Ayun. May confluence dito sa may trend line, no? Kaya possible na possible to for bloom. Pero for now, ang nakikita nating pinakamalapit na ano dito, support based sa weekly chart, ito guys, 7.65 at least sa may green box na to, because ayun yung mga retest to guys eh. Okay, tas dito nag breakout, no? And kaya pwedeng balikan to, and even ito guys yung trend line. And kasi yun naman yung target natin based dun sa may pattern na nakita natin, no? Ayan, save. Tapos next, converge. For converge guys, same pa din for this one, ano? Ayan, and medyo nag-hold siya rito sa may ano, no, sa may green box guys. Goods. And of course, if magrarally to sa mga susunod na weeks, ang next target probably is somewhere here sa 12.2. So saan yun? Of course sa may green box. Ayan. So dito. Ayan, kasi may mga ano dito, mga touches. Ayan. So yun po yung ano natin, point of reference for converge. And overall naman yung kanyang mismong structure, goods naman actually. Ayan, oh. We have here a breakout, throwback, then push. Ayan. So konting ano na lang to guys, ano, konting hype. Ayan. So sa ngayon, kung titingnan natin sa may ano, sa daily chart, well, kung pagbabasihan natin yung 200, solid na solid yung ano na to, yung kanyang itsura. Or even sabihin natin kung malaglag man to, no, sa 10.25 sa may ano natin neckline dito, still goods as long as na mag-hold, no? So for now, for converge, goods. Ayan, for me goods yung kanyang structure, no? Next one, plus. Okay, 4 plus. Okay, nalaglag na ulit dun, ano? Okay, sa may green box. 14.8. So, yung 14.8 na yon, retest yan, guys. No? Doon sa dating all-time high. Ayan, no? Ayan, no? Boom! No? So, it means, pagka nag-hold, so syempre kabe breakout eh. So we need a ano dito, na pull back, ano. Ayan, tapos sa retest nga. So we have here breakout, then retest, and once guys na mag-hold to, yun na, no? Kasi kung titingnan natin,
So ito na 'yung pinaka opportunity, no? Na siya ay pagke-create ulit ng panibagong new all-time high. Ayan, no? So basta mag-hold lang dito sa may area na 'yan, sa may green box na 'yan. Goods na goods tayo for this one. Ayan, no? Pero tingnan pa rin natin kung mag-hold. Since ano tayo eh. So nanggaling tayo dito sa may taas eh. Oh. Overbought tapos bumaluktot bigla. Ayan. So pagka nag-hold, goods, no? Goods. Ayan, tapos yung last CREC. Check natin. So for this one naman kasi medyo ano to, no? Medyo off yung chart. No, di ba? So for this one wala tayong gaanong pagbabasihan eh. Okay, kundi sa lower time frame lang. Ayan. And based dito sa 1 hour chart, ang pinaka support. Of course, kitang-kita naman yung support. Ito, ayan o. So support dito guys, no? Sa 2.9. So kung titingnan natin sa 2.5 galing, ayan sa baba. Okay, tapos nag-rally. Tapos medyo nag-sideways dito. Then breakout. Sideways ulit. Tapos breakout. Ayan, no? So this time tingnan natin kung magkakaroon ba ng throwback dito or magsa-sideways ulit na ganito. At kasi pwedeng ma-repeat 'yung ano niya eh. 'Yung pattern niya dito, guys, no? So same here, base, tapos ito 'yung base 2. Impossible ito. Base 3. Ayan, so pwedeng ganun, no? Mga rectangle pattern. 1 2 tapos ito 'yung pangatlo. Okay? So tingnan na lang natin kung magbe-basing ba 'to. Rectangle pattern or magto-throwback dito guys, tapos dito magke-create ng support. Ayan. So I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.